Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, at nagluluwalhati sa iyo, O Diyos, sa iyong dakilang biyaya at habag sa amin na mga nahiwalay sa iyo at nabuhay sa kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng puot at hatol ng Diyos sa halip na kami. Kanyang hinugasan ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo at iniligtas kami na wala kaming anumang ginawa at ginawa kaming mga banal na anak ng Diyos at nagkaroon ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian. Maraming salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga tinubos ng mahalagang dugo na makapagtipon sa harap mo upang magpuri sa iyong biyaya, mag-aral ng salita at magkaroon ng banal na fellowship sa iglesia na iyong katawan. Naniniwala po kami na kasama ka namin sa mga oras na ito. Ituon mo po nawa sa amin ang iyong pansin at panghawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay. Pakiusap, ipagkaloob mo sa amin ang sapat na biyaya upang walang sino man sa amin ang mahulog. Tapat po kaming nananalangin sa iyo na bigyan ng pagkakataon ng aming mga pamilya, kamag-anak at kaibigan na hindi paligtas na makatagpo ng iyong biyaya at tumanggap ng kaligtasan. Pakiusap, punuin mo po ng kapangyarihan ng Espiritu ang mga iglesia sa buong bansa at sa buong mundo at sa lahat ng mga kapatiran na iniingatan ang kanilang pananampalataya upang matapang na maipangaral ang iyong ebanghelyo para sa gawain ng dakilang pagliligtas ayon sa inyong banal na kalooban sa kabila ng mga kahirapan. O Panginoon, ibigay mo sa amin ang napapanahong salita, ipakita ang daan na dapat naming lakaran, at bigyan kami ng mas masaganang biyaya. Sa oras na ito, ituro mo po sa amin ang iyong banal na salita at ang mga bagay na dapat naming gawin. At palakasin ang bawat isa sa amin ng iyong salita. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga taga-Roma chapter 8. Basahin po natin yung Roma chapter 8. Verse 16 hanggang 18. Roma chapter 8 verse 16 hanggang 18. Roma chapter 8 verse 16 hanggang 18. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Hanggang dito na lamang po. Ang sermon na may pamagat na ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao ay patuloy po nating pinag-aaralan. Para sa mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan, napakahalaga na malaman kung paano mabuhay bilang Kristiyano. Hindi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mamuhay sa laman kagaya ng hindi pa sila ligtas. Hindi niya nais na tayo ay maakit sa mga walang kabuluhang bagay dito sa mundo gaya ng mga taong walang anumang pag-asa. Patuloy na tinuturo sa atin ng Biblia ang kanyang dakilang biyaya sa atin, yung kanyang pag-ibig at layunin ng pagliligtas sa atin. Merong mga tumanggap ng biyaya, dakilang biyaya, subalit hindi nagpapasalamat sa biyaya. Ginagantihan niya ito ng kasamaan. Sinasabi nga ng ibang tao na ito'y parang hindi talaga tao.
At sa palagay ko, maraming tao na naligtas ang hindi pa nababago dahil nasanay sila sa buhay na sinusunod ang pagnanasa ng sanlibutan o ng kanilang laman. Napakalapit na ng ikalawang pagdating ng Panginoon at ayon dun sa Filipos, chapter 3 verse 21, kapag siya ay dumating, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay nabubuhay pa rin sa ating laman, subalit hindi po tayo maaring makalapit sa Diyos sa anyo ng ating laman. Ang isang maliit na insekto na kumakain ng dahon, paano kaya ito makakalipad sa impapawid? Hindi tayo makakalapit sa harap ng Diyos sa anyo ng ating laman. Subalit, siya ang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Haharap tayo sa Panginoon sa malwalhating katawan. Pero bago iyon, tayo, yung ating puso, yung ating pag-iisip, at pati ang ating buhay ay kailangang maging katulad ng Panginoon. Paunti-unti, yung ating salita, kaisipan, mga gawa, ang ating pananaw at layunin ay dapat na maging katulad ng nasusulat sa Biblia. Sa unang Juan, chapter 3, verse 3, at sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit minsan tayo ay napapagod, nagkakasakit, nahihirapan, binabaliwala at mukhang wala ng anumang bagay. Subalit, yung ating panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Gaya ng talatang, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Gaya ng isang uod na nagiging kuliglig makalipas ng 7 taon, paulit-ulit tayong nagiging gaya ng Panginoon at babaguhin sa kanyang malwalhating katawan. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ibig sabihin, sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay dapat linisin ang kanyang puso at buhay. Sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos na ibinigay sa mga tao. Yung nagbigay ng regalo ay siya yung nagbayad dito at yung tumanggap ay tinanggap lamang ito ng libre. Ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos ay higit na dakila kaysa anumang bagay sa sanlibutan o anumang mamahaling regalo. Ano ito? Bagamat nilikha niya at pinamumunuan ang buong kalawakan sa pamagitan ng kanyang salita, ang Diyos ay hindi tayo maililigtas sa salita lamang, kaya naman sinugod niya ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao upang tumanggap ng sumpa at hatol na nararapat tanggapin ng mga tao dahil sa kasalanan. At dumanak yung kanyang dugo bilang pantubos sa ating mga kasalanan at tinupad ang gawain ng pagliligtas sa pamagitan ng pagtubos ng lahat ng ating kasalanan. Kaya sa 1 Timoteo chapter 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Pantubos. Ang ibig sabihin po nito ay pambayad. Kapag ang isang alipin ay ibinenta at nais mong iligtas siya, kailangan mong bayaran yung halaga nito. Kailangan mong magbayad at gawing malaya yung aliping ito. Tinatawag natin dito sa perang ito na pambayad bilang pantubos. Tayo ay binihag ng kautusan ng kasalanan at kamatayan, pinamunuan ng kapangyarihan ni Satanas, at patungo sa pagkawasak. Gayunpaman, dahil ang Diyos ay matuwid na Diyos, binayaran ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan upang mailigtas tayo ng walang bayad. Dahil sa lahat ng ating kasalanan, tayo ay nasa daan ng paghukom at walang hanggang pagkawasak. Subalit ang kamatayan ng tanging anak ng Diyos ang nagtubos ng kabayaran ng lahat ng ating kasalanan. Ang Panginoon ay nagbayad ng napakalaking halaga. Kung kaya't ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ay biyaya mula sa Diyos. Kaya't lagi kong binibigyan diin na ang kaligtasan ng Diyos ang pinakadakilang kaloob na ibinigay sa mga tao.
Ang maligtas, ibig sabihin ay ang mapatawad sa mga kasalanan. Ito ay parehong kahulugan ng tayo ay pinatawad sa mga kasalanan magpakailanman. Dahil pinatawad na magpakailanman ang ating mga kasalanan, wala nang paghukom dahil wala na tayong kasalanan. Mayroong salitang inaring ganap, bagamat wala tayong anumang ginawang matuwid, ginawa ng Diyos ang lahat ng katuwiran ng Diyos sa halip na tayo. Siya yung kumuha ng ating kasalanan at ibinigay sa atin ang kanyang katuwiran. Kaya nga dun sa mga taga-Roma chapter 4 verse 25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang ating mga kasalanan ay ganap na nabayaran. At sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, siya'y naging ating katwiran. Ang katwiran ng Panginoon ay binigay sa atin. At dun sa Efeso 2:1, kayo no'y mga patay sa inyong pagsalansang at mga kasalanan. Binuhay ng Panginoon ang kaluluwang patay sa mga pagsuway at kasalanang mula kay Adan. Mula nang tayo ay maligtas, ang ating espiritu ay nabuhay. Ang espiritong mawawasak magpakailanman at nabubuhay sa buhay at kapangyarihan ng Diyos. Ito yung nangyari sa atin. At mayroon pa pong sinasabi na nakamtan ko ang buhay na walang hanggan. Yung kabaligtaran ng buhay na walang hanggan ay ang pagkawasa. Huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan dahil sa verse na ito, sa Juan chapter 5 verse 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nakamtan ko ang buhay na walang hanggan at nakatakas mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya ang buhay na walang hanggan ay hindi masisira magpakailanman. Nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At mayroon ding maipanganak na muli. Ang ibig sabihin nito ay maipanganak ka muli bilang anak ng Diyos. Ang ating katawan ay nagmula sa ating mga magulang. Ang ating espiritu ay naipanganak muli sa Diyos. Kaya nga dun sa Juan 1:13 na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban man ng laman o kalooban ng tao kundi ng Diyos. Ako ay ipinanganak ng Diyos. At sa Santiago 1:18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay pinanganak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Ipinanganak niya tayo sa pamagitan ng salita. Kaya't ako'y naipanganak na muli. Gaya ng maipanganak ako sa laman ay tulad din ng maipanganak ako muli sa Espiritu. Ngayon, ako ay ipinanganak ng Diyos at ang maipanganak ng Espiritu ay nangangahulugang ako ay naging anak ng Diyos. Ang lahat ng ito ay ibinigay ng libre sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya ang mga dakilang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, ito'y iba't ibang kaloob ngunit hindi pa ito nagtatapos dito. May natitira pa pong dalawa. Ngayon, kung ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Sa Roma 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag ang banal na Espiritu ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, ibig sabihin ay pinangungunahan tayo ng Espiritu na manampalataya sa Ebanghelyo. Ang manampalataya ay gawain ng Espiritu Santo. Hindi natin ipinilit ito, ngunit na unawaan natin at sumampalataya tayo ngayon, kaya dun sa 1 Korinto, Chapter 2 verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Namatay si Jesus sa krus upang matupad ang biyaya ng kaligtasan at ngayon ang banal na espiritu ay dumating at nagpatotoo at hinahayaang maunawaan natin ito. Kaya ang Espiritu Santo ang nagpapatotoong kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito ay pagsampalataya na tayo ay anak ng Diyos. Kung sinasabi na ang isang tao ay ligtas, subalit ang kanyang mga kasalanan na hindi pa napapatawad, ang kaligtasang iyon ay mali. Ang unang bagay na dapat na mangyari ay mapatawad muna ang iyong mga kasalanan.
May mga tao na hindi nalalaman ang sinasabing napatawad na ang mga kasalanan mo, gayon may hindi ka pa naaaring ganap. Dapat natin itong malaman ng lubos. Dapat din nating malaman na tayo ipinanganak ng muli at nalalaman na tayo'y naging mga anak ng Diyos. Kung anak na tayo ng Diyos, automatic na tagapagmana ka ng Diyos. At kung ipinanganak ka bilang anak ng Diyos Ama, lahat ng mga taong ligtas ay anak ng Diyos. May ibang nagsasabi, o narito ang iyong mga anak na lalaki at babae. Subalit wala pong anak na babae ang Diyos dahil si Jesus ay anak ng Diyos. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ang anak dito ay nangangahulugang tagapagmana. Kaya kung ikaw ay pinanganak bilang anak ng iyong ama, ikaw ay naging niyang tagapagmana. Tayo ay mga tagapagmana. Mamanahin natin yung angkan ng ating ama, yung bahay, at lahat ng mga mabubuting bagay. Kaya gayon ang tagapagmana. Sa ibang salita, ay pamana. Ngayon, ang mga tao na naligtas, magmula ngayon ay naging ng tagapagmana ng Diyos. Tagapagmanang kasama ni Kristo. Nakakamangha na maging tagapagmana tayong kasama ni Kristo, kasama ng napakaraming anak ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng parehong kalwalatian gaya ng kay Jesus bilang kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya si Jesus ang naging panganay sa maraming magkakapatid. Nang dumating siya sa mundong ito, siya ay nag-iisang anak ng Diyos. Subalit, nang siya ay namatay at nabuhay mula sa mga patay, maraming mga anak ng Diyos ang naipanganak. Sapagkat ang mga nakilala niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, sila'y mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. Para luwalhatiin kasama ni Kristo, sinasabi ng ilan na napakalaking karangalan kapag sila'y gumawa ng maiksing presentation sa harap ng maraming tao. Merong nagsulat po ng ganito, hindi po ito mali, syempre. Ito'y lubos lamang talagang magkaiba sa kalwalati ang nasa Biblia. Ang papuri kasi ng tao ay maglalaho pagkatapos ng ilang sandali. Subalit, yung kalwalatian ng Diyos, yung salita ng buhay na walang hanggan at kabanalan, sa totoo lamang po, ay mga salitang mula sa Diyos lamang. Kaya, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at kalwalatian kagaya ng Diyos. Si Jesus ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos. Ito yung sinasabi ng talatang ito. Sa Hebreo 1:3, siya ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Si Jesus ang naghayag ng kalwalatian ng Diyos, subalit hindi ito alam ng mga Israelita. Ang kalwalatian ng Diyos na nakay Kristo Jesus ay nagliwanag sa atin. Nang tayo ay naligtas, yung kalwalatian ng Diyos ay nagliwanag sa atin. Sinasabi ng kasulatan na tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin na tayo ay luluwalhatiin kasama ni Kristo. Kaya kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Dito, mayroong kondisyon upang matanggap ang kalwalhatian. Silang mga luluwalhatiin kasama ni Kristo ay dapat na magtiis kasama ni Kristo. Alam niyo ito kung gaano kadakila ang pagdurusa ni Kristo, hindi po ba? Siya, na Diyos mismo, ay iniwan ang kanyang mataas na maluwalhating trono. Tinawid niya yung universe, dumating siya dito sa mababa at abang mundo. Hiniram ang katawan ng isang birhen sa loob ng 10 buwan at ipinanganak sa isang sabsaban ng mga kabayo. Ang sabsaban ay lugar na kinakainan ng mga hayop. Ito yung sabsaban. Pagkatapos maipanganak si Jesus at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot siya niya ito ng mga lampin. Ipinapakita nito na siya'y pumarito sa makasalanan at abang mundo. At siya'y lumaking anak ng isang dukhang karpintero ng 30 taon. Siya, nakapantay ng Diyos, ay lubos na naging tao at pinakahamak sa mga tao. Upang ipanganak si Jesus, siya'y dapat na ipanganak sa palasyo sa Jerusalem. Kaya nga, nang makita ng mga pantas sa silangan yung bituin, ay pumunta sila sa palasyo. Nasaan yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Subalit, ganito ang pag-iisip ng mga tao.
Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, isang napakaliit na lugar. Siya'y naparito sa anyo ng mababa at abang tao. At siya'y nagdusa sa lahat ng pagdurusa ng mga tao. Siya rin ay sinubok. Siya ay sinubok kahit na wala naman siyang kasalanan. Kailanman ay hindi siya nagkasala. Bagaman si Jesus na walang kasalanan ay nagpakita ng maraming kapangyarihan ng Diyos, yung mga Hudyo ay nag-aakalang sasakupin niya yung Roma at gagawing malaya yung Israel. Ngunit nang hindi niya matupad ang kanilang inaasahan, itinanggi ng mga Hudyo si Jesus na siya yung Kristo. Kaya naman ipinako nila si Jesus sa krus. Kaya doon sa 1 Corinto chapter 2 verse 8, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Hindi alam ito ng mga Israelita at hindi pagkakaalam, ito po ay kasalanan. Dahil sa paglabag sa kautusan o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nakatanggap sila ng parusa sa maikling panahon, sa ilang panahon at sa 70 taon nang mabihag sila ng Babylonia. Subalit yung kasalanang pagtanggi sa anak ng Diyos kay Kristo ay walang hanggang kapatawaran. Alam ng buong mundo na ikalat ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo at nagdusa ng lahat ng uri ng pagdurusa at pinagpapatay sa loob ng napakahabang panahon na 2,000 taon. Bakit ito nangyari? Sa bayang pinili ng Diyos. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang kasalanang pagtanggi kay Kristo. Dahil sa pagtanggi kay Kristo na dumating sa kanilang bayan, hindi lamang yung mga Hudyo na tumanggi kay Kristo, kundi ayon doon sa Biblia, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pati yung kanilang mga ina po ay miserableng namatay sa loob ng 2,000 taon. Ito'y isang halimbawa kung gaano kabigat ang kasalanang pagtanggi kay Kristo. Sa kasalukuyang panahon, ano ba yung pagtanggi kay Kristo? Ito ay ang hindi pagtanggap ng mga tao o hindi paniniwala sa ebanghelyo at biyaya na nagliligtas sa tao bagamat ibinibigay na natin ito sa kanila. Ayon sa kanilang matitigas na puso, sinasabi nilang hindi nila ito kailangan bagamat lubusan natin itong sinasabing maniwala sila at maliligtas. Ayaw nilang tanggapin ang libreng kaloob na ito, kaya nga ang kasalanang nagpapahamak sa tao ay ang pagtanggi sa kaloob ng Diyos at hindi paniniwala. Silang hindi naniniwala ay hahatulan. Sa kabilang banda, tayo naman ay naging mga anak ng Diyos at tayo ay mga luluwalhatiing kasama ni Kristo. Kaluwalhatian, hindi natin actually lubos maunawaan ang ibig sabihin nito. Subalit, maunawaan natin ang pagpunta. Kapag pumunta na tayo sa Diyos, maunawaan natin ito. Bukod sa Diyos, ang mga maluwalhating nilalang ay ang mga anghel. Alam ninyo ito. Ang tao ay mas mababa sa anghel ayon sa Hebreo chapter 2, kung saan sinabi, si Jesus ay naging tao na mas mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, siya'y umakyat sa mas mataas at maluwalhating lugar kaysa mga anghel. Isang lugar para sa pagka-Diyos. Iniligtas niya tayo upang ibigay ang lugar na ito. Kaya ito'y mas malaking kalwalhatian kaysa mga anghel. Kaluwalhatian. Ang kalwalhatian ito'y hindi mailalarawan sa anumang bagay sa buong mundo. Ang mga mayayaman sa mundong ito, ang mga tinatawag na matatagumpay at silang mga makapangyarihan, tinatawag ito ng mga tao na kalwalhatian, subalit ang gayong mga bagay ay hindi maikukumpara sa kalwalhatiang ibibigay ng Diyos. Huwag nating kalimutan na tayo ay mga tagapagmana ng Diyos na luluwalhatiin kasama ni Kristo. Kung tunay nga tayong nagtitiis, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ang ibig sabihin nito, si Jesus din ay nagdusa muna at saka niluwalhati. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 11, ang mga propeta ay nagpropesiya sa pagdating ng Kristo. Kanilang sinisiyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila.
nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Sa simula pa lamang ay pinapahiwatig na ng mga propeta ang mga pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Sa Lucas chapter 24 verse 46, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo ni Jesus, may dalawang alagad na bumalik sa kanilang bahay at may malaking pagkabigo nang ipako si Jesus sa krus. Nagpakita sa kanila si Jesus, subalit hindi nila siya nakilala. Maring siya ay nagpakita sa ibang anyo. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang inyong pinag-uusapan?" Sumagot sila, "Ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyayari sa mga araw na ito?" "Anong mga bagay?" "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Umasa kami na siya ang tutubos sa Israel." Yung mga alagad, sila rin ay naghihintay ng Kristong magpapalaya sa kanila mula sa kapangyarihan ng Roma at magbibigay sa kanila ng kalayaan. Habang si Jesus ay kasama nilang naglalakad, ito yung sinabi niya, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay ang kanyang kalwalhatian? E diniin niyang ipinakita na ito ng mga propeta sa lumang tipan na ang Kristo ay magdurusa at papasok sa kalwalhatian. Kaya paanong hindi ninyo ito nalalaman?" Siya ay magdurusa muna. Sinasabi ni Jesus na natural lamang kay Kristong magdusa, pagdurusa. Yung pagdurusa ni Kristo ay ang pinakamalaking kahihiyan at pagdurusa na maaring maranasan ng tao. Alam niyo ba ito? Itong banal, matuwid at malwalhati ay hinatulan ng kamatayan bilang pinakamatinding makasalanan. Sinampal, hinampas ng kawi sa ulo, sinampal ng palad ng mga tao, narinigan lahat ng uri ng pagsumpa, walang awang hinagupit, binuhat ang krus hanggang Golgota upang ipako siya doon. Siya ipinako sa krus sa loob ng 6 na oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at nagdusa ng lahat ng sakit at nagdanak ng lahat ng kanyang dugo, pagdurusa. Bukod pa dito, maraming pagdurusa ang naranasan ni Jesus sa mundong ito. Kaya nga sinasabi dito na iniligtas tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pagdurusa at pumasok sa kalwalhatian. Kaya nga, tayo'y dapat na magdusa kasama niya, siya'y upang tayo'y luwalhatiin kasama ni Kristo. Kung titingnan natin doon sa Filipos chapter 1 verse 29, "Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya." Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, ipinagkaloob, ito'y tumutukoy sa kaligtasan. Hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Alam ninyo, ipinahintulot ng Diyos ang pagdurusa sa mga taong ligtas. Ayaw natin ang pagdurusa, tama po ba? Gusto natin yung kalwalhatian, subalit ayaw natin ang pagdurusa. Subalit, tiyak na tayo'y magdurusa. Hindi lamang ang manampalataya kay Kristo. Hindi lamang ang manampalataya at maligtas, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Tingnan din natin sa Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 21. Tingnan po natin, hanapin natin sa ating mga Biblia. Unang Pedro chapter 2 verse 21. "Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag." Kayo'y tinawag, ibig sabihin, kayo'y naligtas. "Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak." Sa kanyang mga yapak, napag-isipan ninyo ba ang tungkol dito?
na kailangan nating magdusa upang matanggap ang kalwalhatiang kasama ang Panginoon. Na kailangan nating sumunod sa kanyang mga yapak upang matanggap ang kalwalhatiang kasama ni Kristo. Huwag lamang nating isiping mabuti na makatanggap tayo ng kaluwalhatian. Sinabi ni Apostol Pablo, ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Kaya may mga pagdurusang mararanasan ng mga ligtas habang sa kasalukuyang nabubuhay sa mundo. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatiang mahayag sa akin. Ang pagdurusa ay panandalian lamang. Ito'y napakakaunti. Gaano ba karaming pagdurusa ang iniisip ninyong mararanasan ninyo? Higit ba ito sa kamatayan? Tapat ang salita, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ikakaila rin niya tayo. Ang pagdurusa na naranasan natin kay Kristo ay ang pinakamalaking kaluwalhatian upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Kaya nga, sinusundan ng mga Kristiyano ang yapak na ito ng pagdurusa. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pagdurusa, ibig sabihin tanggihan ang sarili. Ano yung tatanggihan natin? Ito yung pagsuko ng sarili nating pagnanais, katigasan ng ulo, sariling ideya at sariling plano. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pananaw, bagong layunin ng buhay at sinabi sa Biblia kung ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Kung gayon, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kapag ang isang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo, ang pagpasa ng ating krus ay may pagdurusa. Walang malwalhating krus po, ito ay krus ng pagdurusa. Kahit na walang kasalanan, ay nilalait pa rin at tinuusig. Iniisip natin na ito ay krus na ipinapasan sa atin. Ito ay ating daladala at tahimik na sumusunod sa Panginoon. Maging yung mga alagad ng Panginoon, yung mga apostol, silang lahat ay sumunod sa Panginoon. Sinasabi nga na maging si Pedro ay nagtungo sa Roma sa bandang huli upang mangaral at siya ay ipinako sa krus ng patiwarik at namatay. Sa 12 mga alagad, si Santiago yung unang pinugutan ng ulo habang nasa bilangguan. At yung kanyang nakababatang kapatid na si Juan ang huling nakatanggap ng pangitain sa isla ng Patmos at pagkatapos ay naging martir. Sinasabi na si Tomas ay pinagpapalo ng bakal hanggang sa mamatay. Silang lahat ay namatay habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Hindi lamang ang mga alagad, ngunit pagkatapos ang panahon ng mga apostol, sinasabing ito yung panahon ng ama ng iglesia. Yung mga ama ng iglesia ay naturuan ng mga apostol. Sila ay sumunod sa yapak nila at gayon din ang mga sumunod pa. Habang yung ebanghelyo ay naipapangaral sa atin, silang lahat na nagdusa para sa Panginoon hanggang sila ay namatay alang-alang sa ebanghelyo. Sa pamagitan ng pagdurusa na iyon, yung ebanghelyo ay dumating sa atin ngayon. Kailangan din nating sundan ang landas na ito. Hindi lamang ito para sa mga espesyal na tao, kundi para sa lahat ito ng mga Kristiyano. Tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bakit po? Ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon na hindi karapat na maihambing sa kalwalhatian na may hahayag sa atin. Sige po, sabihin natin may nagsabi sa iyo na kung ikaw ay magbibigay ng 5,000 pesos sa araw na ito at i-invest ito, pagkatapos ng 3 taon, isasauli ito sa iyo ng 1 bilyong piso. Kung ganun, mag-i-invest ka ba o hindi? Sa mundong ito, wala pong ganun. Pero ang Diyos ay tiyak na tumutupad po sa pangako. Siya ay Diyos na kayang magbigay ng kahit ano. Hindi ito ay mahihahambing. Ngayon, kung tayo ay magsasakripisyo, kahit na ang ating maliliit na sakripisyo, di magtatagal ay bibigyan niya tayo ng dakilang kalwalhatian kapag siya ay muling dumating. Hindi ito maihahambing sa ano paman. Gayun din, buksan natin doon sa Hebreo chapter 5. Makikita po natin ito bago mag-unang Pedro, actually bago mag-Santiago. Hebreo chapter 5.
Tignan po natin ito sa Hebreo, chapter 5, verse 8. Hebreo, chapter 5. Hebreo, chapter 5, verse 8. Bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at naging sakdal. At nang maging sakdal siya ay naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Kahit na si Jesus ay anak ng Diyos, kahit na siya ay ang bugtong anak ng Diyos, natuto siya ng pagsunod sa pamagitan ng kanyang mga pagdurusa. Anong ibig sabihin ng matutunan ng pagsunod sa pamagitan ng pagdurusa? Kung titingnan natin, doon sa Filipos chapter 2, verse 7 hanggang 8, na siya may bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring ang isang bagay na karapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na maging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan, ang layunin ng pagkamatay ni Jesus sa krus ay ang iligtas tayo. Ngunit ang gawin ng kalooban ng Diyos ay siyang nauna sa layuning iyon. Kaya nga, gayunmay hindi ang nais ko kundi ang sa iyo. At naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya naman natutunan din ni Jesus ang pagsunod sa pamagitan ng pagdurusa ng kanyang tinanggap. Alam mo ba na ang kalooban ng Ama na ang bugtong na anak ay mamatay upang iligtas ang mga makasalanan? Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan para sa kalooban ng Diyos. Paano tayo maililigtas kung si Jesus ay hindi namatay? Hindi mo ba alam na natutunan natin ang pagsunod sa pamagitan ng pagdurusa? Ang matutunan ng pagsunod sa inyong sariling komportabling paraan ay hindi ka matututo ng maayos. Ang pagsunod sa kapayapaan, pamumuhay para sa Panginoon sa kapayapaan, pangangaral ng Ebanghelyo sa kapayapaan, ito ay mabuti. Ngunit higit pa rito, nais ng Diyos na panatilihin natin ang pananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon sa ating pagdurusa. Ipangaral yung Ebanghelyo ng Panginoon sa ating pagdurusa at sumunod sa gitna ng pagdurusa. Kaya naman, kapag ang isang tao ay sumusunod at namumuhay para sa Panginoon at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng maginhawang paraan, tila mabuti ang kanyang pamumuhay bilang Kristiyano. Ngunit pagdating ng pagdurusa, mahayag ba dito kung totoo o peke yung pananampalataya? Ay hindi po dapat. Dapat ang mahayag dito ay kung ang pananampalataya ay malaki o maliit. May isang tao na bumalik sa mundo na nagsasabing, baka mamatay ako habang naniniwala kay Jesus. Kalugihan ba kung mamamatay ka na namumuhay para sa Panginoon? Iisipin ba ng Panginoon na hindi patas para sa Kanya na mamatay para iligtas ang mga makasalanang tulad natin? Ang Diyos ay lubos na nagagalak para dito. Kaya kung tayo ay dumaraan sa pagdurusa, gaano man ito kalaki, kaya tulad ng kung paano niya natutunan ang pagdurusa sa pamagitan ng mga bagay na Kanyang pinagdusahan, natututo din tayo sa pagsunod sa pamagitan ng pagdurusa kapag napasailalim sa pagdurusa. Kaya siya ang naging may akda ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya. Hindi lamang natin dapat panigan ang kalwalhatian na ating matatanggap, kundi panigan din natin yung pagdurusa na ating matatanggap. Para sa Panginoon, ang pagiging mahirap ay mabuti. Ang masabihan ng masama ay mabuti rin. Ang pagtanggap ng pagdurusa ay mabuti. Ang mausig ay mabuti. Ang mamatay para sa Panginoon ay mabuti. Kaya mo bang mag-isip ng ganito? Iyon ang kaligayahan. Ito yung kalwalhatian. Ito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng lahat. Ito ay isang bagay na nagpapasaya sa Diyos. Nang mabautismuan si Jesus at tumahon mula sa tubig, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Yung Diyos nalulugod sa pamagitan ng mga gawa ni Jesus. Kaya nga dun sa Ebanghelyo ni Mateo, nang si Jesus ay umakyat sa mataas na bundok na nakatagpo niya doon si Moses at si Elias, sinabi ni Jesus sa kanila na siya ay mamamatay sa krus sa Jerusalem. Tanging tatlong apostol lamang yung umakyat kasama niya, sila Pedro, Santiago at Juan. At may isang tinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako na lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Sa tuwing nagpapasya si Jesus na mamatay doon sa krus, nalulugod yung Diyos.
anuman yung pagdurusa na pinagdadaanan natin para sa Panginoon ng tahimik lamang, wala talagang dapat ireklamo dahil ito ay pagdanas ng paghihirap para sa Panginoon. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ang tanging kailangan lamang nating gawin ay tahimik na sumunod. Ang lahat ay mabuti kung ito'y nakakalugod sa Diyos. Yung kalooban na nakakalugod sa Diyos pagkatapos na maligtas, ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa pamagitan ng pagdurusa. At sa pamagitan ng pagdurusa rin, ang mga gawa na nakakalugod sa Diyos ay naisasakatuparan sa pamagitan ng pagdurusa. Ang gawain ng ebanghelismo ay patuloy na nangyayari. Sa tuwing ipinapangaral natin ang ebanghelyo, maraming paghihirap. Dapat tayong magdusa sa ating oras, sa ating pagsusumikap. At yung ibang tao, talagang pagod na pagod na, pero sinasabi nila, isa pang tao, hindi ako pwedeng magpahinga dahil ito'y patungkol sa pagliligtas sa buhay ng mga tao. Sa pagkakataong ito, dahil sa insidente doon sa Itaewon, 156 katao ang namatay at maraming tao ang nagsumikap na iligtas sila. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga nagsakripisyo para makapagligtas sa iba dahil sa pagkamatay ng marami, ang buong bansa ay nagdalamhati. Paano naman tayo? Wala ba tayong pananagutan sa pagliligtas sa ibang makasalanan na malapit ng mamatay? Wala ba tayong pakialam kung mamatay man sila o hindi? Ang kanilang laman ay hindi lamang ang mamamatay, kundi sila ay mapupunta rin sa impyerno. Kung may namatay na tao, sinasabi man natin, maraming tao ang mapupunta sa impyerno. Sa tingin niyo po ba tama ito? Ngayon, para makatanggap tayo ng kalwalhatiang kasama ni Kristo, dapat din tayong tumanggap ng mga pagdurusa kasama niya. Tayo ay obligadong tumanggap ng pagdurusa. Kung tayo ay magdurusa sa Panginoon, ito ay mahalaga at kahanga-hanga sa mata ng Panginoon. Tingnan natin sa 2 Corinto chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17 hanggang 18. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17 hanggang 18. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian, ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Kaano katinding pagdurusa ba ang natanggap niya? Inusig ni Apostol Pablo yung mga taong naniniwala kay Jesus. Ngunit habang papunta siya doon sa Damasco, nagpatira pa siya sa harap ng Diyos at nagsimulang mangaral tungkol kay Jesus na kanyang inusig. Ngunit simula sa Damasco, sinundan siya ng mga Hudyo sa gabi at nais siyang patayin. Kaya't lumabas siya ng bayan gamit ang isang malaking basket. Simula noon, may mga taong gustong pumatay kay Pablo. Gano'ng ang katinding pagdurusa ang kanyang natanggap nandun sa 2 Corinto chapter 11. Nagtrabaho siya sa pamagitan ng kanyang kamay, lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, di mabilang na bugbog, malimit na nabibingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ang isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot. Lahat ito ay tulad ng nangyari kay Apostol Pablo. Ipinadala siya sa Roma at habang nililitis doon sa loob ng 2 taon, ay ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Pagkatapos ng 2 taon, siya'y pinugutan ng ulo. Ito po yung katotohanan. Hindi natin kayang maisip kung gaano katindi ang pagdurusang naranasan ni Pablo. Ngunit ano ang sinabi ni Pablo? Sinabi niya, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan sa panandaliang kapighatian. Kahit dumaan tayo sa maraming pagdurusa, ito'y sandali lamang.
Ako rin. Pagkatapos ng maligtas, ginawa ko ang aking makakaya upang ipangaral ang ebanghelyo at tumaan sa mga paghihirap. Umiyak ako, nagutom ako, hindi ko matandaan ng malinaw kung saan ako natulog at kung saan at ano yung mga kinain ko. Ngunit ito ay 60 years na nakalipas. Sandali lamang. Sandali lamang yun. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Kung iisipin natin, parang napakatagal, gayunpaman sa pananaw ng Diyos, ito ay sandaling panahon lamang. Magaan at panandali ang kapigatian. Anumang kapigatian na ating maranasan, ito ay panandalian lamang at napakaliit. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. Yung mga kapigatian ay magaan at panandalian lamang, ngunit yung kalwalatian na ating matatanggap dito ay walang hanggan at di masukat. Gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo. Dahil yung pagdurusa ay para sa napakaliit at walang hanggang kalwalhatian. O napakalaki na at walang hanggang kalwalhatian. Malalampasan natin yung mga pagdurusang ito ng may masayang puso. Kahit na siya ay hinagupit at malapit ng mamatay, pinuri ng Panginoon ng may galak. Nagdusa para sa Panginoon at tunay na nagluwalhati sa Diyos. Gaano nga maluwalhati yung makatanggap ng kapigatian para sa ebanghelyo? Hinagupit, ginapos, at nang dumating na yung oras ng kamatayan, hindi sila umiyak. Niluwalhati nila yung Panginoon at pinuri para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Yung nakaranas ng pagdurusa para sa Panginoon, maliit man o malaki, ay hindi walang kabuluhan. Lahat ay bilang ng Diyos upang bigyan tayo ng kaluwalhatian. Kapag tayo ay tatayo sa harap ng Panginoon, simula nang tayo ay maligtas hanggang sa makaharap natin siya, ay bilang lahat ito. Sa 2 Corinto 5:5, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Yung paghukom sa mga Kristiyano ay maaring patungkol ito sa gantimpala ayon sa buhay matapos nilang maligtas. Yung bahay na nasunog, ngunit sarili lamang yung naligtas at walang naisalba, ito ay gaya nung nangyari kay Lot. Muntik na siyang hindi makaligtas ng parusahan yung Sodoma at Gomora. Ito ay kay Yahya at talagang taliwas kay Abraham. Si Abraham ay pinaglingkuran niya yung Diyos saan man siya pumunta. Yung ibang ligtas na tao ay gaya ni Abraham at natatakot sa Diyos, sinasamba yung Diyos at sinusunod yung kanyang patnubay. At yung iba ay pumupunta sa siyudad ng Sodoma dahil sa tingin nila ito ay mas mabuti. Hindi sila pinabayaan ng Diyos, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. Ito ay kahiyahiyang kaligtasan. Naligtas yung buhay niya, ngunit wala nang natira. Walang gantimpala. Yung tulisan na katabi ni Jesus ay naligtas bago siya mamatay, ngunit wala na siyang ibang nagawa. Tama po. Hindi dapat tayo maging kagaya niya. Matapos maligtas, meron tayong pusong nagpapasalamat sa pagliligtas sa atin at meron tayong dapat gawin para sa Panginoon gaya ng mga pagdurusa. Hindi ito malaking bagay. Sumusunod sa Panginoon, sumusunod sa Kanya, mangangaral ng Ebanghelyo, maglilingkod sa church, kaunting paggawa at kaunting pagsakripisyo, ang lahat ng ito ay mga pagdurusa. Lahat ay bilang ng Diyos. Kaya nga dun sa Apokalipsis, chapter 22, verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ayon sa kanyang ginawa. Pantay-pantay nating natanggap yung kaligtasan ng walang anumang ginawa. Ngunit iba-iba yung matatanggap nating gantimpala. Kapag tayo ay haharap sa Panginoon, iba-iba yung kalwalhatian tulad ng kung paanong iba yung kalwalhatian ng naglilingkod sa hari ng malapitan kaysa dun sa naglilingkod sa hari ng malayuan. Siyempre, ganun po iyon. Yung kalwalhatian ni Apostol Pablo, Pedro, Juan at ni Deacon Esteban na pinagbabato hanggang sa mamatay habang pinapangaral yung Ebanghelyo ay magkakaibang lahat. Sa lumang tipan, sina Abraham, David, Isaias at lahat ng mga ninuno, yung kanilang kalwalhatian ay magkakaiba ayon sa kanilang ginawa.
Dapat tayong magpaalalahanan dito. Marami yung ayaw tumanggap ng gantimpala o ng pagdurusa. Sa ngayon, ayaw na ng mga bata na mag-aral dahil mahirap daw. Mas masaya daw maglaro kaysa mag-aral. Mas masayang gumala kaysa mag-aral. Yung pag-aaral ay pagdurusa. Yung pag-iipon, pagdurusa yun. Ngunit kailangan itong gawin. Kahit yung mga taong ligtas ay ayaw ng pagdurusa. Nagpapasalamat sila dun sa kaligtasan. Tapos, mapupunta daw sa langit at mabuti. Ngunit, kailangan din nating sumunod sa Panginoon. Dala yung ating sariling krus. Dapat ba natin itong pasanin? Yun yung tanong nila. Tapos, nagdadahilan gaya ng pagsasabing, nasa mahirap kasi akong sitwasyon, ganito at ganun. Tayo yung mga taong tatanggap ng kalwalatian ng Diyos. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. At sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung hindi tumitingin, ibig sabihin ay hindi tayo umaasa sa mga bagay na nakikita. Hindi natin ninanais yung mga physical na bagay, yung mga material, yung magaganda at mahal na mga bagay. Naiinggit pa rin ba kayo sa mga mayayaman? Pagkatapos ang kamatayan, mapupunta sila sa impyerno. Hindi ba sila kaawa-awa? Yung mga mayayamang tao ay mahirap maligtas. Dapat tayong magpasalamat na hindi tayo mayayaman. Maaring maligtas yung isang mayaman kung meron siyang dukhang puso, ngunit kakaunti lamang yung meron nito. Sinubukan ko pong mag-evangelize ng isang mayaman at ito'y talaga pong napakahirap. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Lahat ng mga bagay na nakikita ay malapit ng maglaho. Ito ay tiyak na maglalaho. Malapit na ang panahon. Sa tingin ko ay hindi na magiging mabuti ang mundong ito, mas magiging mahirap mamuhay. Sa tingin niyo po, hindi po ba? Wala nang pag-asa yung mga tao. Isipin niyo po kung wala na tayong pag-asa, maaring napaka-miserable nito. Sinasabi ng mga tao, walang pag-asa. Kaya naman, sasabihin nila, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. At mamumuhay sila na sinusuway yung mga batas. Tayo yung mga taong nakatanggap ng kaligtasan para sa pag-asa. Para sa pag-asa. Alam natin ito. Tingnan natin sa Roma. Roma chapter 8. Basahin po natin ang sabay-sabay yung Roma chapter 8 verse 24 hanggang 25. Roma chapter 8 verse 24 hanggang 25. 24 hanggang 25, basahin natin ang sabay. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Anong ibig sabihin nito? Naligtas tayo upang magkaroon ng pag-asa na ibinigay ng walang hanggang Diyos. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para mamuhay ng maayos sa mundong ito. Pinaintulutan ng Diyos yung kasaysayan ng tao na magpatuloy para maligtas yung mga makasalanan at upang matutunan ng mga taong ligtas kung paanong sumunod sa pamagitan ng pagdurusa matapos maligtas. Nais niya ring makita tayo na nagagalak sa pagtanggap ng kalwalhatian. Hindi ito alam ng taong hindi ligtas at siya ay walang pag-asa. Yung isang taong walang pag-asa ay tatangis pagkatapos ng kamatayan. Ito ay kawalan ng pag-asa. Iniisip nila na yung kamatayan, yung katapusan, ngunit mayroon pang kasunod nito.
Ikinalulungkot ko po ito, ngunit kung kayo ay nakikiramay, nananalangin kayo para sa kaluluwa ng mga namatay, ngunit mapupunta ba sila sa langit sa pamagitan ng ating panalangin? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Hindi natin nakikita, ngunit ngayon ang pananampalataya ay may katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ngayon, ngunit tayo ay naniniwala. Naniniwala tayo sa Diyos na hindi nakikita sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at iniligtas niya tayo sa pamagitan ng salita at espiritu. Hindi natin nakita yung langit, ngunit tayo ay naniniwala at nalalaman natin kung gaano ito kaluwalhati at saka gaano ito kaganda. Hindi natin ito mailalarawan sa salita, ngunit mayroon tayong pag-asa na pumasok sa kamalwalhating langit. Tatanungin ko po kayo, natatakot pa po ba kayo mamatay? Kahit na mga Kristiyano na kayo, natatakot po. Talagang natatakot ako. Opo. Yung kamatayan ng ating laman ay malungkot at maaring katakutan natin ito. Ngunit ito yung paraan upang makapasok sa walang hanggang kalwalhatian. Apasok tayo sa walang hanggang kalwalhatian sa pagdaan sa pagdurusa ng kamatayan ng sandaling panahon lamang. Kaya nga dun sa Awit 116, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa Apokalipsis chapter 14, oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Yung kamatayan ng Kristiyano ay maluwalhati. Nalulungkot tayo kasi hindi na natin sila makikita ulit sa mundong ito. Ngunit, natapos na nila yung kanilang pagpapagal at ang lahat nilang pagdurusa, kaya sila ay may kapahingahan sa kalwalhatian ng Panginoon. At hinihintay nila tayo. Hinaayaan tayo ng Diyos sa mundong ito dahil mayroon pa tayong dapat gawin dito. Kaya nga, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Bakit kailangan nating maghintay? Doon sa chapter 5 ng Santiago, maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kapag bumalik na ang Panginoon, dapat maging matyaga rin tayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso na maging karapat-dapat sa papuri at kalwalhatian sa harap ng Panginoon. Yung kalwalhatian ng Diyos ay ibinigay sa atin ay napakadakila at napakahalaga. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na siyang pagdurusa na kanyang nararanasan ay napakaliit lamang kung ikukumpara doon sa kalwalhatian kanyang matatanggap. Kung kukuha ka ng kabibi sa tabi ng dagat, may kukumpara ba ninyo ito sa dagat? Yung ating pagdurusa ay gaya lamang ng kabibi, ngunit yung kalwalhatian na ating matatanggap ay walang hanggan. Kung titingnan mo yung kabibing ito, napakaliit lamang. Hindi ito 1,000 taon yung matatanggap natin, 10,000 taon, bilyon 10, o 10 bilyong taon. Ito po ay walang hanggan. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Yung mga hindi makakapunta ng langit ay mapupunta sa impyerno. Gayun din naman, yung impyerno ay walang hanggan. Hindi ka mamamatay o makakatakas sa impyerno. Yung sakit na yun ay walang hanggang sakit. Pero ang makukuha natin ay walang hanggan. Yun yung matatanggap natin, walang hanggang kaluwalhatian. Tingnan po natin sandali sa Efeso chapter 1 verse 3. Sa Efeso chapter 1 verse 3. Efeso chapter 1 verse 3. Puruhin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan.
Orihinawa ang Diyos. Maraming ganitong salita sa Efeso, napakaraming bagay upang ating purihin ang Diyos. Purihinawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang Diyos ay binibigyan tayo ng maraming mga espiritual na pagpapala. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito ay para sa mga born again Christians. Ang mga bagay sa mundong ito ay nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng mga hindi nasisira at walang dungis na manang hindi kumukupas para sa mga taong na ipanganak na muli. Upang makamit ito, dapat tayong maligtas. At tayo ay nagnanais para sa pamanang ito. Hindi po ba kayo nagnanais nito? Ang mayamang mag-asawa ay mayroong mga anak na lalaki ng mamatay ang tatay. Ang mga pagmaari nila ay naipamana sa mga anak. Yung mga anak ay umaasa na mayroong matatanggap na kayamanan. At minsan, yung mga anak ay nag-aaway dahil sa mga ari-arian. At ano ang kanilang kahinatnan? Gaano katagal nila masisiyahan sa kayamanan ng kanilang mga magulang? Ngunit tayo ay mayroong walang hanggang mana sa Diyos. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Tingnan naman natin sa Efeso chapter 1 verse 20. Efeso chapter 1 verse 20. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Ang kapangyarihan ng Diyos ang gumagawa kay Jesus. Si Jesus ay nagkaroon ng katawan na kagaya natin at namatay sa krus. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ngunit sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, siya ay nabuhay mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Ito yung pinakamalwalhating lugar. Yung kanang bahagi ay ang bahagi ng kakayahan. At siya ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Ngunit pagkatapos ay iniligtas tayo ng Diyos at ibinigay sa atin ang lugar na ito. Alam po ba niyo ito? Tingnan din natin sa Efeso chapter 2. Doon sa verse 5 at 6. Efeso chapter 2 verse 5 hanggang 6. Maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng biyaya kayo'y naligtas at kayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Binuhay niya tayo kay Kristo at ang Diyos ay paupuin tayo sa langit kasama ni Jesus. Kasama ni Jesus. Tayo po ay uupo sa kanang kamay ng Diyos. Tayo ay papasok sa ganitong kalwalatiang kasama ni Jesus. Anong karangalan ito? Ayon doon sa Apocalypse chapter 3 verse 21, ang magtagumpay ay pagkakalooban ko ng umupong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Nang si Jesus ay pumarito sa mundo, napagtagumpayan niya yung kahirapan at nagtagumpay siya. At siya umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko ng umupong kasama ko sa aking trono. Tayo yung uupo sa trono na iyon kasama ni Jesus. Hindi natin ito lubos na naiintindihan. Ang isang taong walang pag-asa ay nabubuhay sa kanyang sariling mga kondisyon. At sa tingin niya ay wala nang pag-asa kapag wala na yung kanyang hinahanap. Ngunit tayong may pag-asa ay hindi pinanghihinaan ng loob.
at hindi rin naman tayo natatakot sa anumang kahirapan dahil yung ating pag-asa ay nasa Panginoon. Para sa pag-asang iyon, tayo ay naligtas. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa na iyon. Ang Diyos ay naghanda ng isang maluwalhating pag-asa para sa atin sa langit at nais niyang ibigay sa atin ito. Tingnan natin sandali, dun sa may Lucas chapter 12. Makikita po natin ito. Sa Lucas chapter 12 verse 32. Sandali po, tingnan natin sa Lucas chapter 12. Lucas chapter 12 verse 32. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang mga tao na umuusig kay Jesus ay ang mga sumusunod kay Jesus at sinusubukang patayin ang mga apostol. Sa kaparehong paraan, tayo ngayon ay nakakaranas ng maraming paghihirap tulad ng pag-iinsulto, panglalamang at pinapaalis sa trabaho dahil sa paniniwala kay Jesus. Kaya kayo ba ay natatakot? Hindi po dapat. Huwag kayong matakot munting kawan. Sinasabi ng Biblia na ang mga maliligtas ay kakaunti, munting kawan. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang makakatagpo niyon. Sa Lucas 13:23, sinabi ni Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Napakaraming tao ang nagnanais na makapunta sa langit. Ngunit, mas maraming tao ang hindi makakapasok. Kakaunting tao ang papasok sa langit. Hindi natin nalalaman ang bilang nila. Ngunit, ang kakaunti ay marami rin. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa malaking bilang. Sa 1 Corinto chapter 10, subalit hindi nalulugod ang Diyos sa karamihan sa kanila, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Kaya't inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto at sila ay nagreklamo sa Diyos at sinubukang patayin si Moises at sinabi nila na nais nilang bumalik sa Ehipto. Kaya't sila ay hindi nakapasok sa lupain ng Kanaan. Subalit hindi nalugod ng Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang maraming tao ay nanaig sa mundong ito. Ito ay totoo. Sa tuwing sila ay nagdidesisyon, iniisip ng mga tao ang kanilang desisyon ay maganda. Gayunpaman sa katotohanan, ang karamihan ay hangal. Mayroong mabubuting bagay sa kanila, ngunit mas marami yung maling bagay. Sila ay hangal. Kapag ang malaking bilang ng tao ay nagkakaroon ng demonstrasyon, kung tatanungin nga natin sila, karamihan sa mga taong ito, bakit nyo ginagawa ito? Hindi ko alam. Ginagawa nila lamang ito sa pamagitan ng crowd psychology. Merong isang kanta, sabi rin, kung ang ibang tao man ay gumawa o hindi, ako ay magiging sundalo ng Panginoon, ako ay magiging sundalo ng Panginoon at magiging tapat sa Kanya. Para sa atin, gawin man ng mga tao o hindi, dapat tayong sumunod sa Panginoon. Huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong Diyos o sa Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang ating Diyos Ama ay nagnanais na ibigay sa atin ang kaharian at nagnanais na iligtas tayo. Sabi doon sa isang kanta, my house is beyond the sky, angels calls me from heaven to come, I have no mind to stay in this earth. I don't have mind to stay in this earth. Maaring sa mga naunang naligtas ay tinatawag rin tayo na mabilis na pumunta.
Hindi ninyo alam kung gaano kaganda dito. Pumunta kayo mabilis, sinasabi nila. Dahil ang ibang mga tao ay hindi ito nalalaman. Itinutuon nila yung kanilang pag-iisip sa mundong ito at nag-iisip. Ngunit iniisip mo ba na mas mabuting mabuhay dito ng mas matagal pa? Iniisip ko na kung ang Kristiyano ay wala nang ginagawa, mas mabuti pang agad nang magtungo sa langit. Humiwalay na sa mundo kung wala nang gagawin kasama ng mga Kristiyano. Pasensya na po kung sinasabi ko ito. Ngunit nangangahulugan ito na humanap kayo ng gagawin kaysa kayo ay mahiwalay. Tingnan natin sa Tito chapter 3 pagkatapos po ng Timoteo. Tito chapter 3 verse 7, page 364 po. Tito chapter 3 verse 7. Ang espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang yamang inaring ganap sa pamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay binigyan tayo ng masaganang biyaya at tayo ay naligtas sa pamagitan ng kanyang biyaya at tayo ay naging tagapagmana sa pamagitan ng pag-asa sa walang hanggang buhay. Tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tayo ay naging tagapagmana ng Diyos. Tayo ay tagapagmana ng Diyos. Tayo ay tagapagmana na tatanggap ng lahat ng espiritual na biyaya ng Diyos. Tingnan din natin sa Juan chapter 14 verse 1 hanggang 3. Juan chapter 14 verses 1 hanggang 3. Juan 14, 1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Oo, sinabi ni Jesus sa mga alagad na siya'y aalis. Ito yung sinabi ni Jesus bago siya namatay. Dahil si Jesus ay nagsabing paulit-ulit na siya'y aalis, yung mga alagad naman ay natakot, sila'y nag-aalala. Kung ang Panginoon ay aalis, ano ang ating gagawin? Ang salitang umaliw sa kanila ay, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Manampalataya kayo sa pangako ng Diyos at sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming tahanan, napakaraming lugar kung saan tayo maaring manatili. Oo, sapat ito para makapanatili tayo doon. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba ito? Yung mga alagad ay nagdusa sa pagsunod kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon. Sila ay kasama ni Jesus. Minsan sila ay hindi nagtatanghalian. Ang mga tao ay sinusubukang patayin si Jesus, ngunit sila ay palaging sumusunod sa kanya. At minsan, si Jesus ay natutulog sa bundok ng mga olibo at nababasa ng hamog. At kapag siya ay nagugutom, siya ay pumupunta sa taniman ng trigo at kinakain niyon. Yung mga alagad ay tunay na nagdusa habang sumusunod kay Jesus. Kaya nung kasama nila si Jesus, sila ay matatapang. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila niya na hindi magtatagal ay aalis siya. Kaya ganito siya inaliw o sila inaliw ni Jesus. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ngayon, ay sasabihin ko ba ito sa inyo? Kung doon ay walang tahanan, ay sasabihin ko ba ito sa inyo? Si Jesus ay wala ding mapapahingahan ng ulo sa mundong ito. Wala rin siyang bahay kung saan siya maaring magpahinga. Wala siya ng anuman. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo ay naroon. Ibig sabihin, inihanda na ng Panginoon ang bawat mabubuting bagay sa langit para sa atin. At pagkatapos nito, siya ay babalik para dalhin tayo doon. Oo, ito ay katulad ng ginawa kay Enoch bago ang pagbaha.
Ngayon, yung North Korea ay nagla-launch na ng missile at sinasakop ng Russia ang Ukraine at pagkatapos nito ay sasakupin nila ang Israel. Totoo po ito. At sinisikap namang salakayin ngayon ng China ang Taiwan. Kapag nasakop nila ito, mamamagitan naman sa kanila ang US. At sa huli, kapag nasakop ng Russia ang Israel, mamamagitan din doon ang US. Sa huli, magkakaroon ng pagsabog ng nuklear. Pagkatapos, lahat ng mga bagay ay magwawakas. Mayroong senaryo ng huling digmaan sa Biblia, ito ay hinahanda na mismo sa harapan natin. Gayunpaman, habang nabubuhay tayong mga ligtas, habang ginagawa natin ang mission abroad, ay hindi tayo magagawang salakayin ni Kim Jong-un. Hindi nila magagawang bumaba dito sa atin. Baliw na talaga siya. Posible namang mamuhay sa kapayapaan, hindi po ba? Nang pumunta siya sa Joint Security Area sa Panmunjom, nakipag-usap siya sa presidente natin. Nang panahong iyon, sinabi niya nga mismo na hindi na magkakaroon ng nuclear bomb sa Korean Peninsula. At walang magiging banta ng nuclear war, subalit gumagawa pa rin sila nito. At nagpakawala pa nga sila ng mga missiles. Sa isang araw, 25 na missiles. Nababaliw na talaga siya. Anyway, marami pong taong matutuwid ngayon sa Korea. Ito yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Ang Sodoma at Gomora ay winasak dahil wala doong 10 taong matuwid. Napakaraming brothers and sisters ang gumagawa ng mission sa abroad na may nagnanais na puso na mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Ipapahintulot ba ng Diyos ang digmaan sa Korea? Habang ginagawa natin yung mission na ito, huwag po kayong mag-alala. Iingatan tayo ng Diyos. Opo, sa katunayan, dapat din gumawa ng mabuti yung mga politiko, pero dapat ay higit na may mas dakilang bagay dito. Yung kapalaran ng Korea ay nasa atin, nasa ating church. Huwag po kayong mag-alala. Sa Hebreo chapter 13, tingnan po natin sandali, sa chapter 13 verse 14. Hebreo chapter 13 verse 14. Basahin natin ang sabay. Sapagkat dito'y wala tayong lungsod na matatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal. Wala ditong lugar kung saan maari tayong manirahan magpakailanman. Mga kapatid, ang mga palaboy ay talagang malulungkot. Silang mga walang bahay ay nag-aalala dahil mabilis na tumataas ang halaga ng mga bahay. Hindi rin madali ang manghiram ng pera sa bangko. Ang mga interes ay tumataas. Maaari din tayong mahirapan kung tayo ay mangungupahan. Mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Hindi magtatagal, lilipat na po tayo sa maluwalhating tahanan at sa tahanan ng ating ama. Doon sa walang hanggang lungsod. Manirahan man tayo sa malaki o maliit na bahay sa ngayon, wala po itong pagkakaiba. Hinahanap natin ang lungsod na darating. Tingnan din natin Hebreo 11:13. Hebreo chapter 11 verse 13. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay mga naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahiyang tawagin nila sapagkat ipinaghanda sila ng isang lungsod. Ang mga ninuno natin sa lumang tipan ay tumanggap ng pangako ng Diyos na hindi nila natanggap. Sa mundong ito, sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay. Tayo ay mga dayuhan sa mundong ito. Ang ating bayan ay naroon sa itaas. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay dalawa, tama po ba? Yung ipinanganak na Korean ay may pagkamamayang Koreano. At ito naman ay ang pagkamamamayan ng mga naligtas. Ito'y sa langit. Nakadaan na tayo sa immigration bilang mga mamamayan. Nakatanggap na tayo ng ating mga visa. Hindi pa nga lang natin alam kung kailan.
hindi tayo pupunta doon sakay ng eroplano, kundi aakyat lamang doon. Mga manlalakbay, meron tayong bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ang mga tao sa North Korea ay gustong makapunta sa kanilang bayan, pero anong gagamitin nila papunta doon? Wala. Wala po. May isang lumang kantang Koreano na nagsasabing, "I can't go although I miss my hometown. Although the willow tree in my hometown bloomed this year, I cannot go there." Ang mga puno ng willow doon ay inalis para sa paggawa ng highways. Walang natira doon. Ang bayan ko sa Kimchun, Gyeongbok, at wala na mga punong kahoy doon. Gayunpaman, natutuwa ako na meron tayong church doon. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Ang Diyos ay naghanda ng isang kastilyo para sa atin, ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Hindi ba ligtas doon? Kaya doon ay may ikakabahala ba kayo doon? Hindi magtatagal ay makakapunta na po tayo doon. Maging si David, sinabi niya, "Sapagkat ako'y dayuhan na kasama mo, isang manlalakbay." Ang mahirap ay pumupunta sa mga lokal na panuluyan, hindi sa magagarang hotel. Hindi ko po alam kung anong eksaktong kahulugan ng panuluyan na ito. Ito pa ay lugar kung saan tumutuloy ang isang manlalakbay o nanatatili ng isang araw ang walang matuluyan. Matulog man sa isang maruming panuluyan o mamahaling hotel, ang isang manlalakbay ay kailangan rin niyang umalis doon kapag sumikat na yung araw. Mga kapatid, huwag ninyo pong ituring na napaka-importante ng mundong ito. Meron po tayong pag-asa. Sa Pilipos chapter 3 verse 20, "Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo." Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. At ito ang dahilan kung bakit hinihintay natin si Hesukristo, ang ating tagapagligtas, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 1, "At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabing, 'Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila ay magiging Diyos niya. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan at hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Gaano kaya kasaya kapag nakatagpo na natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoon, at mamuhay ng kasama siya. Siya man ay matutuwa kapag namuhay tayong kasama niya. Kaya, bagamat nabubuhay pa tayo sa mundong ito, "I'm pressing on the upward way, new heights, I'm gaining every day." Kagaya ng agila na pinapagaspas ang kanyang mga pakpak, ang ating mga puso ay patungo rin paitaas. Habang paitaas ang eroplano, ay lalo nating hindi nakikita ang lupa. Ang mga bahay at mga sasakyan natin ay paliit ng paliit kagaya ng langgam hanggang sa hindi na natin sila tuluyang makita. Gaya nito, habang lumalapit tayo sa Panginoon at lalong lumiliit para sa atin ang mundo, ang ating mga bahay, ang mga naglalakihang mga bahay ay hindi na natin makikita. Kaya kagaya kung paanong tinitignan ng Panginoon ang mundong ito, ay dapat din nating baliwalain kung minsan ang mundo. Ang mundong ito ay hindi maikukumpara sa maluwalhati at walang hanggang mundo at langit na ibibigay sa atin ng Diyos. Ang araw ng kanyang muling pagdating ay napakalapit na. Naniniwala po kayo, di ba? Opo, umasa po talaga ako na kakayanin ninyo hanggang sa araw na iyon na naghihintay. Ngayon po, manalangin na tayo.
Mabagin naming amang Diyos, salamat po sa pagliligtas mo sa amin, sa pagtuturing sa amin bilang iyong anak at sa pagpapahintulot sa amin ng iyong walang hanggan at malwalhating pamana. Salamat din po sa pagpapala sa amin sa lahat ng mga panal na gantimpala sa langit na hindi masisira, walang dungis at hindi mabubulok. Pakiusap, tulungan mo po kami na makapamuhay ng nararapat bilang iyong mga anak sa aming natitirang buhay, na hindi iniibig itong bulaang sandibutan na hindi mabumuhay para sa pagnanasa ng aming katawan, kundi para sa kabutihan at kalwalhatian ng Diyos. Gabayan mo po nawa kami na makapamuhay ng nararapat bilang mga Kristiyano sa aming natitirang buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo, na aming Panginoon. Amen.